Hindi maaaring alokin ng blood money ng Kuwaiti employer ang naulilang pamilya ng pinaslang na overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Paliwanag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, hindi naman hahatulan ng parusang bitay o death sentence ang menor de edad na anak ng Kuwaiti employer ni Julie B. kaya't hindi aplikable dito ang pag-aalok ng blood money. Gayunman, dapat pa rin anyang makatanggap ng kompensasyon ang pamilya Ranara. Well, blood money is para hindi ma-execute eh. Wala naman life, wala naman death penalty dito eh. So, hindi applicable yung blood money. Dito, sa kaso na to, ang hatol sa kanya, imprisonment. Hindi applicable ang blood money. Pero dapat may moral damages or compensatory damages, no? Bagaman nasintensyahan na ng korte sa Kuwait ang suspect na pumatay kay Julie B., ayon sa DFA, sa ngayon ay wala pang natatanggap na kompensasyon ang pamilya ng biktima mula sa kanyang dating employer. Iniintay natin yung decision kasi dapat meron niyang damages, dapat meron niyang yung decision. Kailangan may kasama yon na indication kung magkano kailangan bayaran ng akusado o ngayon kondenado na convicted na sa pamilya. Pero remember natin, aapilahin niya yan. Tingin natin aapilahin niya yan. So tingin ko hindi pa mabibigay right away. Pero susubaybayin natin po yan. No? Pero dapat magkaroon. Base sa impormasyon mula sa Embahada ng Pilipinas sa Kuwait, nasintensyahan ng 15 taong pagkakakulong ang suspect dahil sa pagpaslang kay Ranara. Bukod sa 15 taon, hinatulan rin ito ng 1 taon pang pagkakabilanggo dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Ngunit dahil menor de edad ang suspect na si Turkey Ayed Al-Azmi, mas mababa ang ibinigay na hatol ng husgado. Binigyan ito ng 30 araw para iapila ang judgment sa Court of First Instance ng Kuwait. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Embassy sa Kuwait, ang DMW at Kuwaiti authorities sa kanilang pakikipaglaban upang makamit ang hustisya para sa ating kababayan. Umaasa rin si PBBM na dadaan sa proseso at magiging patas ang desisyon ng korte sa gagawing pag-apila ng suspect. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.